Hi guys, ako po si TP, Future Unicorn. Nandito po ako ngayon sa Cebu City kasama si, well, a few government officials. Paikutin natin yung video ha. So kasama natin si Liloan Mayor Christina Frasco. Ayun yung gwapo yung asawa niyan. Si Duke, no? Pogi ba? Sabi ko parang, huh? Sabi ko, sarap, hmm? Ito kasama naman natin si Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Dino po ay hindi Dino, iba yun. At saka si DepEd Secretary, na natatakpan ng maraming baso, si DepEd Secretary Briones. Ayan. Ma'am, ikwento nyo naman, doon po sa 1,700 na tumadami pa, nanonood po ngayon. Ano po ba yung ginawa niyo, ma'am, doon sa mga batang bakwit sa Marawi? Noon po, nung kasagsagan pa nung laban sa Marawi. Maalala natin, di pumutok yung kagabi sa Marawi. May yun. Meeting agad kami sa Cagayan de Oro. Nagdesisyon kami, dahil nagbakwita na ang mga taga Marawi at ang mga bata, nagdesisyon kami na kasi June opening na, May nangyari yung putukan. Sabi namin, pag-enrollment, itutuloy din namin sa mga bata. At kung saan man ang mga bata nagbakwit, kasama ng ilang pamilya, doon sila mag-enroll. Hindi na namin sila hahanapin ng documentation kasi usually maraming hinihingi para mag-enroll. At with or without documentation, as long as sasabihin nilang sa Marawi sila. Kaya ngayon, we have 27,000 children na Marawi heritage. Mayroon sa Lawak, mayroon all over, all the regions of the country have Marawi children, including Cebu, so, including Manila. So, nung nag-umpisa po yung labanan, then nag-evacuate sila. Kusan sila nag-evacuate, doon yung sila in-enroll ng mga public schools. Kasi ang ano namin, ang motto namin sa DepEd, education must continue. In war or in peace, in prosperity or in poverty, education has to continue because that is the right of the child. So, ayun, 27,000 sila kamaraw children, karamihan na sa Iligan at sa Kasagayan de Oro. Tapos, swerte naman, maalaala ninyo na maraming naghahanap sa mainstream media kung saan na yung mga teachers kasi sabi nila hindi malolocate yung mga teachers. Nagbakwit din yung mga teachers. So kung saan naman nagbakwit yung mga Marawi teachers, mayroong Marawi children. So tumutulong sila. Nagtuturo din sila kasi lalo na sa grade 1 to grade 3, ang mga bata hindi pa kabisado sa English, hindi kabisado sa Filipino, hindi kabisado sa local language. Ang intindihan nila Marawi lamang. Kaya yung mga nag-backwit din ng mga teacher, amin ding inatasan na pumasok sila doon sa existing schools kung saan man sila natutulong. Isa pang desisyon namin, ang mga bata pwedeng mag-enroll with or without documentation. Pangalawa, desisyon namin sa teachers kasi siyempre, putukan kasi ibang lugar sila, pero they will continue receiving their salaries. So, walang tigil ang sweldo ng teacher sa Marawi. Dahil tuloy naman ang trabaho nila kung saan man sila napupunta. Ang galing naman po pala, no? Medyo dumbfounded po ako. Dapat magtanong ako ng follow-up question. Pero sabi ko, galing naman ang nangyari. So ngayon po na nag-abate na po yung problema sa Marawi, medyo pabalik na po yung mga tao dun, di ba? Or nagre-reconstruction pa po ba? Ang nangyari, in-inventaryo namin, ang military ang nagsabi sa amin, 29 ka schools totally destroyed. 47 ka schools kailangan ng major repairs. So ngayon, pupunta na ngayon ang mga tao namin galing sa DepEd para i-repair, titingnan yung extent ng damage, ma-repair yung pwede pang ma-repair. Tapos nangangampanya din kami, may mga responses na natulungan ang DepEd na mag-build as fast as possible from civil society. So mayroon ng ibang mag-donate, mag-adapt a school, na sila na ang mag-build ng mga schools. Pero ang aming lang request, amin ang design. Kasi kailangan yung requirements natin sa comfort sa mga bata, ang windows, at saka kailangan ng strong para maka-withstand ng kung ano-ano mang sakuna, etc.
ihingi namin yan sa mga donors. So magkano katagal pa po bago makabalik? Siyempre matagal yung construction eh, no po. Magkano katagal pa po ang hihintay ng mga bata? Tatayo din kami ng tinatawag na temporary learning spaces. Ibig sabihin, tent. Oo. Wag naman pong kubol. Ano? May stigma na ang kubol. Yung mga galing ito sa United Nations, yun namang matitibay na malalaking tent talaga mm-hmm. ang gagamit as classrooms. Mayroon namang iba nag-donate ng chairs, no? Furniture. Pero yung furniture, ayaw namin din, kami din nag-specify kami, ayaw namin ng halimbawa yung ordinary monoblock na chair. Kasi hindi makasulat ang bata dyan. Eh. Opo. Ang hinihingi namin, yung talaga may patungan. Oh, at saka may teacher's tables, etc. So, yun, ang gusto lang namin yung continuity ng pag-aaral ng mga bata, maski mayroong disruption sa pang-politika, pang-militar na buhay sa kanilang lugar, patuloy pa rin ang pag-aaral. So, correct me if I'm wrong po. So, na-evacuate yung mga bata into, you know, various places. Yes, all the regions have Marawi children. Ayun. Tapos, you tried naman na ipasok sila sa mga eskwelahan yes. para tuloy-tuloy. So, nag-enroll sila. Opo. Tapos, ngayon na nag-abate na yung problema sa Marawi, meron ng mga bumalik at yung mga bumalik dahil wala pang mga eskwelahan, may mga parang tent schools. Tent schools for those buildings which were totally destroyed. Kasi in the meantime na ipagtatayo yung mga bagong school buildings. Pero yung marirepair, gagastusin namin ang budget ng DepEd para sa repair. Kasi ang aming budget, very specific yung line item dyan na for repairs, maintenance of the buildings to natural causes. Pero this is an unnatural situation because this is war. So, pero gagamitin pa rin namin. Hihingi kami ng permiso sa DBM. Pwede po ba kayong magpa-congressional insertion para sa dagdag budget, no? Ang ginagawa lang namin, hihingi kami ng permiso sa Department of Budget. Pero ngayon po, enough yung pera nyo? Mayroon. Enough po, kulang pa? There is no such thing as too much money. Money is never enough. Kita natin, kulang pa rin. Maski magkano kita mo, kulang yun. Kasi ang pangangailangan mo... Pero at least to ano po, yung parang yung minimum na gumagana na at least yung back to pre, yes, yes. The day before Marawi. Makakaya na naman, lalo na dahil tutulong ang private sector. Tumutulong sila sa pag-build ng mga nasisira na mga schools. Sila mismo ang magko-construct. Basta, kung pwede lang, susundin ang aming design. Ayun. Ma'am, ito po, random question lang po from a reader. Ma'am, isa daw po sa mga pinangako ni Pangulong Duterte noong eleksyon ay tataas sa sweldo para sa mga teachers. Kumusta na po ba yung, ano na po ba nangyari doon, ma'am? Ito, ang teachers namin ay 674,000. Unang expectation sana ng mga teachers na starting salary nila ay 39,000. Kasi ngayon ang starting nila is 19,000 plus. Ngayon, kinalculate namin kung mag-start kami ng 39,000, it will cost 350 billion pesos. Aray. So, we will be asking all the taxpayers to contribute an additional 350 billion pesos in one go, medyo magkaroon niya ng epekto sa ekonomiya. Mabigat nga po. Sa pera, hindi lang yan, mag-inflasyon. Kung sobra-sobra ang pera na ibubuhos mo sa isang transaksyon, tataas ang presyo ng mga bilihin. So, ang suggestion namin, ang suggestion po kay Presidente, it should be in tranches, hindi agad-agad. Oo, hindi yung buo. At saka pangako ni Presidente, sa palagay ko, tutuparin naman niya dahil hindi naman siya nagbabacktrack sa kanyang mga pangako. Pagka maayos na niya yung mga sundalo, ang isusunod niya, teacher. At salamat yan ay tutupad yun. Ayun. So ma'am, ano po, kung ako po ay karaniwang mamamayan lang, ano po magagawa ko para matulungan yung DepEd? Maybe, ano po, kung may, pwede ba, meron ba kayong parang fund na pwede namin donatean or gusto niyo ba ng katulong tagalinis ng eskwelahan kahit ano po ma'am? Yung tagalinis ng eskwelahan, welcome yun, lalo na sa Marawi. Dahil talaga warak ang Marawi. Kaya magkaroon kami ng tinatawag na Brigada Eskwela para sa Marawi. Dahil tapos na for the rest of the country. So yung Brigada Eskwela, we are inviting the entire country kung sinong interesado
tutulong maglinis, magayos kung sa mga pwedeng ayusin pa. At yung iba tumutulong sa pag-build, sa kailangan i-build. At individuals can do it, private sector business. Sa business naman, mayroong tax incentives, etc., which is also involved. Lahat yan, i-mobilize natin. And this will probably be on December 13. Okay, one quick question, ma'am. Gusto lang po ko yung tanungin po ng isang reader, si Carlo Manubag. Pakitanong po yung tungkol sa patuloy na pangongolekta ng PTA contribution sa mga public schools. Suportado po ba ito ng DepEd? Ilang circular na ang linabas ng DepEd na bawal ang mandatory contribution sa PTA. Contributions have to be voluntary. Kung ayaw ng parent, hindi nila kaya yung mga contribution, dapat hindi sila pilitin at ang bata ay dapat hindi parusahan. Ilang ano na yan. At saka na may mga nakarating na mga report sa amin, pag nalalaman namin, tinatawagan namin ang regional office, ang eskwelahan at sasabihin namin, sinasabi namin na tigilan yung ganong klase practice dahil bawal talaga yan. Dahil ang edukasyon, ayon sa Constitution, hindi lang ordinaryong edukasyon, sabi ni Constitution, quality education shall be free for all citizens of the country. So, makabigay sa PTA o hindi, makadonate ng school building o hindi, o makaregalo sa teacher o hindi, ang bata ay magkarapatan na pumasok at pumasa. Di ba ang ganda sumagot ni Madam? Parang beauty queen. Dapat mong kayo pinadala sa Miss International, baka nanalo tayo. Tapos pa. Pero ma'am, ito po. Alam po ng lahat na mayroong matinding backlog sa textbooks. Simula ma'am, nung umupo kayo, ano na po ba reforma ginawa ninyo para ma-address po sana yun? Kasi mayroon tayong isang batas na nagsasabi na ang DepEd hindi dapat gumawa ng textbooks. Kailangan pribadong sektor. Dito kami nagkakaproblema dahil nagkakadelay. Dahil ang isang publisher, halimbawa, from the pagsulat ng from libro, conceptualization hanggang production. Hanggang production, hanggang distribution ay sa private sector. Dito nagkakaroon ng delay. Kaya nag-iisip kami na ibang paraan na siguro kung nahihirapan kami sa libro, ang ginagawa namin dahil walang kulang sa libro, lalo na sa senior high school, ang ginagawa namin, dinadownload namin ang mga basic textbook at supplementary reading. At ang teacher, dahil may MOOE sila, yung expenditures, ang principal, mayroong budget para sa expenses ng school. Pwedeng gastusin nila, i-reproduce nila, dahil sa website namin, i-reproduce nila yon, i-print nila, i-distribute, pero wag ibibenta sa mga estudyante. So pwede ipaserox? Yes, yes. Oh. Kasi may pondo from 750,000 to 2 million ang MOOE ng bawat school. So kailangan din pala depende i-check sa size ng school. Alright. Ma'am, ito po. Kasi po maganda sa Pilipinas kayo, ma'am. Di ba napapansin ninyo ang grabe yung backlog ng passports? Hindi nyo problema yon. Pero ang sinasabi ko, ma'am, madami na po ngayon mga bagong yaman na Pilipino. Tapos pag gusto po nila mag-adapt na school program. So ang tanong lang po nila, ma'am, ang DepEd po ba nag-i-issue ng ano ba to, tax certificate? Para yes. Daw maibawas sa kanila, yes, yes, yes. Sa taxes nila. Oo, nagpipirma ako na ganitong amount ito ang entitlement na tax exemption. Oh, ayan, mag-donate na raw kayo. Narinig nyo na. Okay, last na lang po. Mas gusto namin yung material na donation kaysa pera na donation. Ayun, material daw. Pero kung pera, pwede din kasi may trust account kami. Pero alam mo naman, sa gobyerno, matagal magpalabas ng pera sa galing sa gobyerno. Pero kung donation, so ano pong donation in kind, ma'am? Donation in kind, like school buildings, computers, furniture, books. And some even donate the services of volunteer teachers. Mayroong iba na halimbawa galing sa Amerika, nagtuturo sila doon, pupunta sila dito, may mga asosasyon ng mga teachers. Pagdating nila dito, nagtuturo sila. So maraming paraan. Pero usually, ang big ano talaga are you know, the school facilities na mayroong tax exemption. Ayun. So maraming salamat po ma'am sa panahon po ninyo. Kasama ko po ulit ngayon si Department of Education Secretary Brio. Ano ma'am first name ninyo? Yudon. Ma'am kasi pag teacher, apelido lang tinatandaan namin eh. Favorite teacher ko nga, Madam Guse. Hindi ko pa alam hanggang ngayon yung pangalan niya.
Leones. Hindi po yung first name, ma'am. Leonor, di ba? Leonor. Pero ang tawag sa akin ng lahat ay Leon. Ay, ito yung magaling na Leonor. Ito yung Leonor na nagtatrabaho. Alright, kasama rin po natin si, sir, ano ba pangalan nila? Ano ba pangalan nila, sir? Adelino, si Toy. Ayun, si Secretary si Toy, si Secretary Dino. OPAV, di po ba, sir? Yes. Office of the Presidential Assistant for the Visayas, si Liloan City Mayor Christine Frasco. Anak siya ni, ano, ni Kong Gwen Garcia. Kaya mapansin nyo pareho yung tabas. Oo, magnanay kasi sila. Ayan, so maraming salamat po, ma'am. So, pag may follow-up questions kayo, email nyo na lang ako at tanong natin uli sa DepEd. Yes, at sasagutin namin. Sasagutin daw, ayan, pinramis ni ma'am. I'm an advocate of freedom of information. Ayan, so, eh ma'am, ano ma'am uli sabi nyo? Yung matanda man kayo? Yung ano yung... yung sinasabi ko, there is no correlation between the state of my knees and the state of my brains. O, di ba? Winston Churchill, tabi. So, again, ako po si TP, future unicorn, signing out.